Big City lineup nila, meron silang Winter Wyvern. They have the Doom and they have the Nature's Prophet. Wings Gaming, they got the Beastmaster, Enchantress, and Witch Doctor as well. So, ayun. Rock na ito. Chill lang ngayon, bro. Chill. Isipin mo, asa na? Start na sa TV5, sabi ni Twitch CP. Isipin mo, nanonood ka na sa TV5, nanonood ka pa sa Mineski TV. Ibang level, mga multi na to. Baka magbago eh, no? Replay natin, baka magbago. Pero Wings Gaming, may Queen of Pain sila rito. Kuya mo, taas yan, volume po, ano? Ano daw? Ansabi? Ansabi. Ba't nabi niya ang ina ng volume sa tenga ko? 10 seconds remaining. Hello, hello. Okay ba? Yan, ganyan five lang. 5 seconds remaining. Yan, mic na ako dyan. Oh, live to sa TV5. Hindi yung maniwala, lipat nyo ron. Para makita nyo ang international coverage. Hindi naman pala. Ang TV coverage ng ESL 1 Manila live sa TV5. Ang mga maririnig nyo doon is yung mga hard talent natin such as Odie Pixel, Blitz, Gods, si Maelk, 10 seconds sila, remaining. Kung sino-sino pa. Sila to be bukas. Dito na yung mga yun. Mga grand finals yung mga yun. Complexity Gaming, they got Puck, Wyvern, Doom, and Prophet. Para naman dito sa Wings, reserve they got time. The Beastmaster, Enchantress, Witch, Doctor, and Queen of Pain. We are down to the last pick and last man for both team. At saan si Lon Bobby D. Busy si Kuya Lon. Nakikipag-date siya sa Mall of Asia Arena. Heist. Birthday niya kasi. Kaya hindi muna namin siya pinagtatrabaho. Alam niyo na, mag-birthday, ganun talaga. It's your birthday. It's your birthday and I know you wanna watch. Akala ko Action TV na yun. Bukas TV pa. Oh, Action TV. Ah, uy, may debate nga pala ngayon. Oh. Uy, guys, may Philippine debate pala ngayon. The presidential debate, dadating si Miriam Defensor Santiago, mga yung Kerry. Sali na sa, ano, sa script. 10 seconds remaining. Parang maganda panoorin yan, ah. Panoorin natin mga may livestream yung mga 5 seconds mga remaining. Binabati ko nga pala yung mga babaeng single dyan simula ngayon. Lahat kayo ay mga best ko na. Reserve mga best. Pag gusto nyo mag-dota at nasa Manila area kayo, may computer shop ako. Libre kayo doon, mga best. Ako. Siyempre, mamahul sa mga si Kuya Duno. Anong tingin nyo sa akin? Kalad-karing lalaki. Hindi yan. Slark ang last pick dito para sa The Wings Gaming. Binabati ko nga pala yung girlfriend ko na nasa Malaysia. Yun. O, sabi ko sa inyo, ano yun na pa sa TV5 eh. Alas 10 hanggang alas 10 yan eh. 10 to 10. Alam mo, hindi ako Hokage. Mataas ang pagiging ninja ko. Kung ako ay ninja, isa akong ano. Yung Hokage, di ba kailan yun? Kaila Reka Hanabishi yun. Hokage. 5 seconds tama. Remaining. Breezy boy, di ako breezy. Reserve time. Hindi ako Facebook ako, hindi, never ako naging breezy. Alam nyo, kung ako sa inyo guys, kung pwede kayo pumunta dito sa Mall of Asia Arena para manood, mas maganda pumunta kayo dito. Hindi nyo alam kung anong namimiss nyo. May isa pang laban tayo para sa araw natin na to. It will be Team Secret up against Team Empire as our next series. Kaya abangan nyo yan. Baka si Binrab yung makasama nyo dyan. Papaka-fanboy muna ako dun. Picture-picture lang. Tamang picture lang kayo. Punta kayo sa Facebook ko. Punta kayo Twitter. Kamain tayo yung picture na. Nagpa-picture kasi si RTC sa akin. Hindi ako, ulitin ko ha. Hindi ako nagpa-picture sa kanya. Nagpa-picture siya sa akin. Kamain nyo maniwala. Okay lang. Wala eh, ganun talaga. Si Kuya Duno lang naman tayo eh. Pare, kanina mo pa hinihintay yung Tagalog livestream. Huwag kang mag-alala, eto na. Eto na, best. Parang lasing pa. Nasobrahan sa Red Bull. Bro, abot nga ng tubig dyan. Kahit ano, kahit yung napagmumuga na. Payag na ako dyan. Uhaw na si Kuya D. Game. Ito na. Kompleto na yung mga boss 5-13 natin dito at bakbakan na to. Ito na. Palong-palo. Nakikita nyo yan?
and a lineup for wings and complexity. And this is it. This is it, Pansit. This is it. This is the game time. Ipakilala natin ang mga gumagamit. Shadow. Gamit niya ang Slark. Anong reference kaya gagamitin ko sa pagkakas natin? Kanina kasi mala Game of Thrones yung casting natin dahil lumabas si Drogo. Lumabas si Drogo sa game number 1 at nagtagumpay ang complexity dahil nagamit nila si Drogo ng matagumpay. Eto ngayon, Wings, susubukan nilang bumawi dito. At Beastmaster dito, Fire for Fate, Innocence. Wow, ganda na pangalan. On the Enchantress. Wings daw to, Bobby D. Mukhang nakataya sa Wings yun. Tiwala lang to, Bobby D. Wings to, Bobby D. Sige, Wings to, Bobby D. Pero ako, predicted ko dito, ano to eh. Call tayo dito. Ay, pwedeng call tayo dito. Tingin ko lang ha, call. 30 seconds to battle. Eto. Hop. Tumitingin na, magpapasipat-sipat ng sarido. Hop. Hop. Kung magkakabakbakan. Hop. Tignan natin. Naku po. Mga magkakagulo. Magkakagulo ang mga best natin dito. Eto na. Pinababa na yung 3 at 4v4 juntukan dito mga kaibigan. Sino ang kukuha ng bounty rune? Tumunog na ang drums, ang tambulers. Oh! Nagkalasunan bro! Si Pac delegado rito! And he might go down but hindi. First blood ng Queen of Pain dito. Doombringer going down as well. Nagkakahabulan. Si Shadow hinahabol. Normally si Shadow dito. At ito humahabol ang mga bagong minions. Akalain mo, in-enchant niya. Yung Treyat, ibang level. So it ended up as a 1-for-1 Queen of Pain getting a bounty rune. Pero mamamatay siya doon at mawawala ang buhay niya rito. Samantala, Pac is... Wala siya na pala. Di siya nakakuha ng bounty rune. Bounty rune in the bottom lane secured by the Draw Ranger, I think. Oo nga si Draw nga. Drone ni Chessy. Ni Chessy baby. Chessy baby! Chessy baby! Last hit pa mo. Get out of here! Slark is 3-1 in terms of the last hit dito. Oh no, he might go for that. Furion. Pero hinahabol niya rito. Tignan natin kung mahilagan ng Pounce. Saan ang punta? Ito si Doombringer. Pouncing. At naku, mukhang naipit ang tropa niya rin. Ooh! Na-stun pa sa mukha! And this is a dead witch doctor. And that is Complexity getting in their second kill of the game. Draw Ranger in the bottom lane. He is nearing a level 3 dito. And he will successfully draw out the camp. Better Beastmaster with the Wild Axe countering in play. Coming in from that Draw Ranger. And he will TV into safety. At mukhang napauwi dito si Schwindel. At mag-teleport back lang siya. Hey, pero ito, Draw Ranger. Up against the Beastmaster. Where Beastmaster getting enough level in experience. Gotcha. There's the bounce. There's the instant teleport coming in from Swindle. And he will TV into safety. At mukhang napauwi dito si Schwindel. At mag-teleport back lang siya. Hey, pero ito, Draw Ranger. Up against the Beastmaster. Where Beastmaster getting enough level and experience dito. He might go for Hanskin dito. Tignan natin. Gusto niyang patayin si Hanskin dito. Enchantress is here as well. And they will get that kill on Fate. At ito, Doombringer. Nginert mga kaibigan. There's the enchant. Nagahabol sila rito. Tignan natin kung may abutan siya. Draw Ranger with the Frost Arrow. There's the stun coming in. At Infernal Blade, wala eh. And here comes the Prophet. And it's there's the kill. Fair. It and 3-4-3 ang ating score dito pagdating sa ating kills. So, very aggressive itong dalawang teams natin na to pagdating dito sa game number 2. Yung mga nakataya sa first 10 kills yan, kabahang ka na, best. Nabati ko nga pala mga best. Ang daming mga best. Punta kayo dati dito sa Mawari na napakaraming mga best na girls.
dito. Mga tunay na Dota 2 fangirls. Ay, may ayaya niyo maglaro ng pub game yan, mama. Best, nakita natin yung mga galawan ng mga top team sa ESL. Gusto mo bang practicein yung mga moves natin? Pwede. Got swag, yo. Seems legit, Kuya D. It's legit, bro. Best, practice tayo, best. Mampataas lang ng MMR. Okay, best. Alam na this. Bestie, ingat-ingat kayo. Kaya kayo mga girls, pag tinawag kayong best, ingat-ingat kayo. At ito. Ano ba nangyayari rito? Network natin, lamang ang weeks pagdating sa network. Pero it's just 250. XP, pang din na wings. Tamang labangan lang. Ito, Doombringer. Nakahabol dito. Siya patayin yung Queen of Pain. 2 seconds. Matama kaya ng Kidlat. Kikidlat na tinamahan ng Kidlat. Kaso si Doombringer. Saprix mga kaibigan. Napaliw si Saprix. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ron. O kung may inisip ba siya. O wala siyang inisip. O wala siyang... Pero kasi nag-overextend siya. Nag-tower dive siya. At ito si Enchantress mga kaibigan. Kanina pa namamasyal dito. O, ito na si Nature's Prophet. Ang bula ang propeta. Kinulong pero nasa mali ang kulungan dito. At bouncing coconut. Bouncing coconut. Ang tunay na bayani. Si Ice Ice mga kaibigan. Isa siyang tunay na bayani. And he will go down. We hardly knew you. Just as well. Pero yung Doombringer talaga, hindi may paliwanag ng change yung ginawa niyang pagpasok dito eh, para magpakamatay eh. Parang, ewan ko, parang 20 eh. Throw? Throw? Level 6 Puck. Ayun na, Dream Qualls now up. On your Puck. Dire's bottom tower is under attack. Nako po, bes. Ito na naman si Saprix, mga kaibigan. Si Saprix. Such a freak. Saprix. Ano-ano kaya ni Saprix, si Jin Freak, tsaka si Gon Freak? Alam niyo yan, mga bes. Kuya D, ba't di ka nakapang PBB? At alam niyo kasi, bes, kailangan ako, ano lang ako, simple lang ako eh. Kasi pag nagdami tayo ng pandiin, alam mo na, baka mapagkamalan tayo tumatakbo sa election, mahirap na. Wala yung pangalan ko sa balota. Baka bigla niya akong iboto. Magkagulo yung comment. Eh, sino si Kuya D? Sino si Kuya D? Magloko yung mga picos machine pag nagsuot ako ng mga mala politician na tayo. Oh, mababaliw ang Philippines. Kasi hindi ako nakapag-submit ng aking certificate of candidacy. Pero kung tatakbo ko sa election, siguro ano ako, tatakbo ko bilang party list. BA YAG ang pangalan ng aking party list. Basketball Action. Ano? Basketball Association Youth Action Group. BA YAG. Iboto sa susunod na eleksyon. Ang plataforma natin, tournament sa lahat ng barangay. Ayos ba yun? Ito. O, balik tayo sa gitna dito mga kaibigan. Ito na, umupensa na sila dito. Ang call. And there's a fortification. Delaying the inevitable, but the steel one tower in the mid lane will fall down. And here comes the offense of complexity. They are now planning to take this tier 2 tower on the mid lane. And let's see kung there will be some kind of defense na manggagaling sa wings dito, or will they concede another tower yet? Here comes the Beastmaster. He has no mana. Roar is up, but not enough mana. Enchantress is here. Winter Wyvern is sitting at level 4, no level 6 yet. Here comes the Witch Doctor, and he will walk the wrong way, the wrong path, the path to death. And here comes the Queen of Pain. Tignan natin dito. Here comes the pinakamatapang na aso sa lahat. Oo, oh, totoo. Kesa mag-drugs kayo, mag-dota na lang tayo. Eto na, Dream Coil is real! At ako po, tinulak, nagkatulakan dito na sa start. Saprix, masyado na naman pumasok dito. Nagkakabumbahan, here comes the paralyzing cock. Paralyzing cask yun ah. Tako ko na at bouncing! Here comes the wave! Give me some wave! At ako, susubukan niya tumakas. Susubukan niyang itaas ang kamay niya. Itataas niya ang kamay. Subuko na kayo! Oh! Holy macaroni! At they get that job done. They've managed to take down the tier 2 tower in the mid lane.
but at the cost of the life of the Doombringer and the Nature's Prophet. Doombringer, however, now on the top lane, he will now continue to apply pressure on the top lane. Draw Ranger is sitting at level 7, 3 point on this Precision Arrow, and Frost Arrow, 1 point only on Gust at may marksmanship siya dito. So, network natin lamang pa rin dito ang Wings Gaming. They are by 1,000 in terms of attack. XP, 1,000 plus in terms of gold, but here comes the pressure coming in from Complexity. Ito na naman, tinamaan na naman ng sakit, mga kaibigan. Ito, si Shadow, mga kaibigan. Shadow ang carry for Team Wings. Here comes Innocence on his Enchantress. Wala pa siyang item dito. Queen of Pain is dito sa kanilang jungle. He is level 7. 4 point on that screen. 1 point Link and 1 point on that Shadow Strike. Okay. Swindle. Swindle. Face Boots and Bracer. Bottom lane, continuing to farm ang Wyvern dito. Nagpapa-level 6. Level 8 ang Draw Ranger. Morbid Mass is up on him. So he will now be able to farm that camp. And here comes Complexity. He will try to go for this Slark or just maybe look for reactional TP dito beside ng Wings. Pak, wala pa siyang item dito pero Dagger will be up on Pak, so he will now have that initiating capability and he'll touch the channeling and there is the Slark bouncing out of trouble. Here comes the Wyvern. They are continuing to go for the chase and Complexity applying pressure dito sa mga lanes ng Wings. At alam ng Complexity na hindi pa kaya gudulipin sa gano'n ng Wings dito, but here comes Team Wings. They are going for this Roshan and there's the smoke. Smoke of Deceit, anticipating movement on the side of Complexity dito. Pero wala sila. Oh no, there is the roar, the wave, the scream. Pak going down. And they may continue dito sa rush pit dito sa kawalan ng Pak. Pak going down. Wyvern is down as well. 8-8 is the score. Kabahan na yung mga nakapag-first 10 kill dyan. Nako po mga besi. Ito na, Centaur Conqueror. Ito na si Centaur Conqueror. Pero hindi na mako-conquer ang Aegis. Nahuhuli siya rito. It is the Queen of Pain getting that Aegis of Immortality. And he will now push the bottom lane dito. So medyo nag-break muna yung dalawang team natin dito sa kaguluhan. Slark, Drums is up on him. And the Queen of Pain will be able to escape. So bottom lane ng position dito ng Complexity. They will again apply pressure dito sa tier 1 tower dito sa bottom lane, which is one of the most important tower if you are on the dire side. Radiant's since you will be able to control the attack. Rush fight if you have these two tower, dahil yan ang dalawang tore pinakamalapit sa rush fight, sa rush pit pala. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower. Oh, there's the coil. They will go for this Beastmaster and he will not survive. Ginamitan siya ng Infernal Blade. Kati pala nito itong Infernal Blade. Radiant's top tower is under attack. ...5% ng max HP. Ba natin dito. Slark, di pa siya gano'n nagkakaroon ng item dito. So, network lamang siya. Lamang din ang Queen of Pain. Draw ang number 1 dito sa side ng Complexity. Gold is favoring Complexity now. Experience is still in favor
of the Dire Side. So medyo kinakabahan na ang mga naka first 10 kill. Dahil 9-8 na ang laban natin dito. Slark, di pa siya gano'n nagkakaroon ng item dito. So, network lamang siya. Lamang din ang Queen of Pain. Draw ang number 1 dito sa side ng complexity. Gold is favoring complexity now. Experience is still in favor of the Dire Side. And Slark getting that kill on that Doombringer with the help of the Beastmaster Roar, locking down Doom into place. And here comes the rotation towards the top lane dito para sa side ng Complexity. But di, tignan natin kung anong plano rito. Oh my G, they might go for the kill dito. Nagtatakbuhan dito, heading towards the west side, mga kaibigan. Slark will clear the wave. And here comes the pop. And there's the Dream Coil. Locking Slark, canceling his TP dito. And the silence is there. Here comes the kill on the Slark. Will be able to escape, pouncing out. Pero that won't be enough for him to survive. And they will take down the life of the carry ng Team Wings dito. And now 5 man on the top lane dito. Here comes the TP. And here... Oh! Hindi niya na-silence. Could have been a kill. Dahil 280 damage yun sa Queen of Pain. Sure dead. Yata din yung ano. Queen. Sayang. Yes, nandito ako sa Mawari. Nandito ako sa production tent ng Mineski TV. Sa likod actually, nandito kami sa likod ng stage ng ESL1. May mga nandito rin yung mga taga Mundok, may mga sarili rin silang mga production dito. Pero kami, wala kami, gusto lang namin ikasto sa Tagalog. Yun lang, para sa inyo. Pinopane going for that Orchid of Malevolence build. But that's the ultimate coming in from the Jok. Here comes the Roar. Slark is here. Meron dito ang Winter the... Ay, nako. Pero burado siya Roar. Dominating dito ang Queen of Pain. Witch Doctor will go down as well. Pero hindi, buhay pa siya rito. Queen of Pain blinking. Kakaiba to. And there's the mega kill. Double kill for the Queen of Pain. Queen of Pain falling down. That will end up as a 2-4-2 trade. Make that a 3-4-2 trade. Here comes the Prophet going down as well. Make that a 2-4-4 trade. And that is a very big win on the side of Wings. And that just might be the thing they need in order to force a game number 3. Misplay is coming in from Complexity. And here comes the Doombringer. Drum of Endurance ang item niya dito. Enchantress. Heal us. At ito, hinil. Walang pakialam kay Doombringer. Uy! Radiant's top tower is under attack. Nag-TV pero na-cancel. At ito, susubukan siyang habulin dito. Here comes the pack. Tignan natin kung abutan niya. Dire's tower is under attack. Pero mukhang makakatakas. And here comes the Slark. Chasing the Draw Ranger. Draw Ranger going down sa kamay ng Slark dito. And that is a death again on the side Radiant's of top tower is under attack. Complexity. At may mga nagpupustahan, mga kaibigan, sa chat. Iba ang pustahan nila. Pinustahan na yung mga pinsan nila. Ibang level. Sabi pa nung isa, maganda ba yung pinsan mo? Pupusta ko ba yan? Hindi maganda yung pinsan ko? Ah, pupusta ko si Naisa. Joke lang. Ayan. Malamang na nang bagyari ito itong Wings, ha? Masyadong kinakapos ang mga kuya natin from Complexity dito. And here comes Ice, he will go down dito sa kamay ng Doom. Wyvern Ultimate is available.
They are chasing. They want to go for the kill dito. Here comes the silence. Everything is here. Oh my God, Winter Curse. But it will not... I think it will be enough for them to take down the Queen of Pain. At nakataka sila rito. It ended up as a 1-for-1 dun sa engagement na yun. The previous engagement. Bottom lane, matay ang Witch Doctor dun. So, patay ang Queen, patay ang Puck. Patay ang mga mid lane nila rito. Ito sila, susubukan na naman nilang humabol. Doombringer continuing with the chase. Tignan natin, here comes the Prophet. They want to go for the Beastmaster. Beastmaster with the Wild Axe clearing down. Here comes the Silence. Oh my God. And this Doombringer. Tignan natin, Enchantress. Sinahabol nila, sinusunog siya dito. And Enchantress, he will go down dito. Slark will go down as well. There's the Necron, there's the Roar, there's the Paralyzing Cast. There is the Death Ward. The Death Ward is doing it. And here comes the Draw Ranger. Normaling. Oh, he's still alive, Leia. He's still alive. That's very sad. Saddest life ever. That is, and then 2-for-1 yun. Patay ang Enchantress, patay din ang Slark. Kapalit ng Doom. So, okay lang yan para sa side ng Complexity. Prophet now starting to gain momentum. He has Midas. Meron siyang 3,700 gold going to the 4,000 level ang Nature's Prophet dito. So, 16-16 is the score. Walang itula kabigin sa magkabila ang team natin. Item check tayo. There is a pause. 1 minute setting, sabi ni Hanskin. 1 minute settings? My God. Ano yun? Oo, live to mga pre. Kuya, di babati ako from Australia mula kay Hugo Boss. Binabati ko pala si Erica Mayilar. I-add nyo sa Facebook, Erica Mayilar, mga kaibigan. I-add nyo sa Facebook. Chicks yun, chicks ng Cavite. Graduate na yun. Pwede nang ligawan, sabi ng kanyang mami. Papaligaw na daw siya. May kotse yun. Pag wala kang kotse, may tigasundo ka pag naging girlfriend mo. Erica May Ilar. Ay, yan ang pangalan nun. Hanapin niya sa Facebook. Nandito siya mga best. And siya yung mga pang best type mga best. Mamaya papakita ko sa inyo. Oo, to best ko yun si Erica. Best Erica! Oh, nag-smoke. Matindi to, matindi. Ito, nag-smoke up disease sila rito. Tingnan natin kung what's the plan stand. Kaya samantala, sa gubat mga kaibigan, mayroong isang epikong laban na nagaganap. Ang Dark Troll Summoner laban kay Boar. Ang walang pangalang Boar. Si Boar. Ayan siya. Pero ang Dark... Oh, layo na narating. Queen of Pain going down dito. Dahil hindi natin napansin ang kill na yun. Dahil hinahabol natin ang epikong laban ng Dark Troll Summoner. At ni Boar. Si Boar ay kapatid ni Thor. Oo, mga kaibigan. Best nga siya. Best Erica. Mamaya, papakita ko sa inyo si Best Erica sa live sa camera. Nako, mga best. Sabi ko sa inyo. Ito, op! Si Nylance! Si Nylance pero nagkabali ng pinasukal Lipa. Liga! Di, boom! Boom! Nalito siya! Na triple threat mga kaibigan! Illuminati offense! The triangle is real! Mala Illuminating offense. Sana lalito ang Beastmaster. Hindi niya alam kung sino iroror niya. Tatlo yung target ko. Sana naisip niya, sana Tidehunter na lang ako para na ravage ko mga base. Radiant structures are fortified. Samantala si Slark. Walang pumapansin sa kasya. Napakalungkot na Slark niya. Ang item niya, Manta style. Pero ang lupit ni Slark dito. Walang pumapansin sa akin. Kakaiba to. Ibang level ang mga digmaan na to, pero ito. Oh no, nahabot si Dubringer. Tumayo siya dito. Tumayo siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Wyverino, Blade Mail Lino! Hoy! Blade Mail! Pero buhay. Oh my God, patay dito. Patay ang Doombringer. Nagtatago siya sa punuan. Hindi ko alam kung bakit, pero ito na, nagkakawabulan na rito. Slark, papasok sila sa Rosh Pit. Wala ang Doombringer, down for the full count. Ang Nature's Prophet naman, dumidipensa at eto, nasilip nala. Bebes, Merbes, nandito sila mga bes. Anong gagawin natin? I-Winter's Curse mo, bes. Bes, i-Winter's Curse mo lang, bes. Naku, delikado yan, besi.
Naku, besi, maroon may ages na tayo. Naror, mga besi! Naror! Dream! The dream girl is real! Pero 1-for-1 trade. Stark, samantala, pinutol dito. Nag-iisa na si Beastmaster dito. Mag-isa na lang siya. Hindi, ito, dumating ni Stark. Pero naitulak pa! Naitulak pa! Naku po! Naku po! Naku po! Aray ko, be! Aray ko, bes! Pop! Pop! Oh! At si Doombringer, parang walang nangyari dito. Walang nangyari. Sabi niya, wala akong nakita. At saka bawat na. Matamid eh. Okay, nagawa mo niya. Wala akong nakita. Wala akong nakita talaga eh. Hindi, sorry, hindi ako nakapangtawag ng tanghalan. Kasi nga hindi ako kakandidato sa election. Hindi ako nakapagpasa ng aking COC. Clash of Clans. Ito mga bes, si Wyvern. May dagger na si Wyvern para makapasok sa... Alam mo, hindi ko alam kung ba't di niya nagamit yung ulti niya. Masyado siyang nag-iinasa ron eh. Hindi niya nagamit yung ultimation niya. Wala, di niya na Winter Curse. Ayun, sinumpa sila rito. O, tingnan natin yung gold. Ako, lamang na naman ng wings. XP, lamang din ng wings. So, napaka... Uy, nandito na si Bianca Yao, mga best. Palumpalo siya, nakapangtawag ng tanghalan din. Sali sa showtime. Nandito na yung mga best natin, si best Eric at si best Bianca. Best! At Nature's Prophet, Dagger, and Maelstrom. Pero alam mo, hindi na nila mapigilan si Slarky. Malakas na si Slarky. May Aegis pa si Slarky dito. Ito na si Slarky. Oh, may dagger si Slarky. Ate, pati ni Slarky, mga bes. Radiant's bottom tower has fallen. Oh no. Opensa na ang wings dito mga kaibigan. May matapang na kaluluwa na nag-TV pero nakapag-blink out siya rito. Pero Dinumang naka-Lincoln Spear. Aba, matindi yan. Yan ang pinakamalupit na galaw na na-invento mo dito. At eto na, bouncing, paralyzing, casking mga kaibigan. Winter Curse ready. Pero ayaw niya, iba to yung Winter Curse niya. Hindi ko alam kung bakit. Ang tindi mo doon, beto mo yan, itira mo yan, pinipindot yan, hindi yan passive. Ano ba nangyayari sa'yo? Crisis averted, sana ako na ibato mo, pero hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa, bakit? Bakit hindi mo ginawa, Winter Curse? Bakit? Uy, ano ba ginagawa? Ano, undecided si Hanskin dito. Nag-sentry wall sa lupa. Matindi si Bess dito. Si Bess Hanskin, mga kaibigan, may dagger naman siya. Pero hindi niya ginagamit, tsaka iba. Dire's top tower is under attack. Lupit. Ay, tignan natin gala. Lupit. Tignan natin galawan dito. Binasa ko yung curse. Yung Winter Curse baka nagutay. Pero ito. Oh my God. Nahuli na Roar and he will go down. The Drow Ranger going down. Nang walang kalaban-laban dito. Wala. Delegado na sila sa Slarky. May 3-7 gold na yung Slark dito. Dire's bottom tower is under attack. Wala, mukhang split Dota, best Dota na yung galawan nila rito. And gusto niya sa tore. Necrobook.
the Jumanji, but the nature's rat coming in from that nature's prophet will at least ease the pressure into the middle. And here comes the prophet, mga kaibigan. Meron siyang dagger dito. He will be able to TP out just in the nick of time to survive yung opensa na yun coming in from that Queen of Pain. Doom with blade mail. Wait. May tingin natin bottom lane dito. Ito na naman ng Beastmaster. Meron siyang dagger. Roar is available as well. And they might go for the kill dito. But instead, hindi itutuloy ng Beastmaster yung plano niya. Nakasmoke dito ang buong bataan ng Wings Gaming. They want this kill, mga kaibigan. They want this kill on that Prophet. And Prophet just showing himself dito sa may laban. So they are starting to ping. They might go for the kill dito. Here comes the smoke. Here comes the go. And the Prophet escaping. But the Winter Wyvern going down dito. At the Prophet escaping. Puck is here. There's the green corn. Nakakabalog bugan. Doom is up on the Beastmaster. And that is a dead Doomspringer. And again, the Winter Wyvern with a dagger. Not being able to use any skill at all. And this is starting to be the bane of existence na itong complexity sa Hanskin, mga kaibigan. I'm not liking this. Malay mo, magkaroon ng ano, $3 million winter curse. Oh, di ba? Witch Doctor and Beastmaster. You seem ako nagpakita ng Nature's Prophet. And here comes... Witch Doctor and Beastmaster. You seem ako nagpakita ng Nature's Prophet. And here comes... Matay siya dito. Bang! Patip! Matay rin si Propeta. Ambula ang Propeta. So slowly but surely binabaon na sila sa limot nitong Team Wings. At hindi niya winning triggers. So yan ang problema, mukhang mapaparatdota na naman sila dito. Ito pa bling in. Akala mo talaga may dating eh. Pagdating sa 5v5 wala naman siyang magawa. Daw kayo magulo. Call to. Sabi ng ni Josephine. JCPine. So, Prophet. Mukhang hex ang bubuhin niya rito as his next item. Shiva's card completed on your Queen of Pain as well. So, more utility item going in the way of Wings. Healing can Manta and Dagger on your Slark. So, this Slark is literally unkillable kung hindi siya malalockdown ng Winter's Curse. Glimmer Cape up on your Witch Doctor, Beastmaster, and naka-Dagger and Necrobook dito. So, BM now with Travel. Radiant's bottom tower is under attack. Hex completed on your Prophet. But Wings now starting to gather up here in the mid lane. They will be looking to finish this game. But now they are forced to move towards the top. And there's the roll up from that Beastmaster stopping that Doom Dreamer. Doom won't survive dito. Normal niya. Pero Doom ay mamamatay. There is no such thing as tag of war for the Beastmaster and that axe clipping Doom and taking him down. And that is another kill on the side of Complexity.
pack now with Jules and Dagger. Draw without any item, any big item. Wyvern, Dagger, and 1,100 gold. Here comes Binks. For the next objective, Roshan yata sila. Luna Pain with the double damage rune, they will get another Aegis. And this time, Roshan has fallen to the vitality. May kasama pang keso, parang nabaagang Noche Buena. Alam ko maraming alam na lingwahe, marami ka nang narating na lugar, ganyan talaga magagawa pag cargador ka sa barko. Sabi ni Delo yon, joke lang. Nakandaan mo lang. Pero ito, si Draw Ranger mga kaibigan, may 2-8 na gold pero wala siyang binibili dito. And here comes Clark now with the cheese, another 3,200 gold for the star. Here comes the sheep stick, they might go for the kill. Pero tumakas sila rito. Uy, cancel TP. Nako po, Winter Wyvern. Here's the Winter's Curse. First Winter Curse na nakita ko, but it will just be a defensive curse as Complexity Gaming just get to be out of the game. And here comes Winter Pain. Flipping itong Draw Ranger dito. And that is a dead Draw Ranger. Curse is down, so they might go for the high ground dito. Etong team mong Wings. Oh, paralyzing cast. Tignan natin. Shadow that. Sami from that. Here comes the buyback. Win a big will go down. Aegis is up on him. So, magbubuhay siya in any second to play. Ang gagawin nila rito, eh, may na po yung being able to blink out dito. Here comes the nature's trap and blinking it, paralyzing kasi siya. Here comes Ice dito. Tingnan natin kung i-deploy niya ang Death Ward, but hindi na gagawin yun. At magbubuhay lahat ng member ng Wings dito. And that is the lost cause mga kaibigan para dito sa side ng Complexity as they continue to go for the chase. Pero pwedeng bumalik dito ang team ng Wings. Aghanim Scepter completed on your Enchantress as well. So expect long range dito. Doombringer going down. Here comes the Pop going in as well. Here comes the Roar. Locking that ground into position. And that Nature Rabbit going down as well. Innocent with a double kill. Here comes the Winter's Curse mga kaibigan. Unstoppable for Shadow. And there will now be continue to go for more. Dito, three heroes down on the side of Complexity in Wings. They are about to win a decisive game number 3 para dito sa lower bracket natin. The winner will go on and face ang ewan ko mananalo the Secret and Empire. Dream Coil. Tignan natin. Patay ang Witch Doctor dito. Pakapin for the cheese. Beastmaster nino normal normal. Here comes the English Warrior. And here comes the Enchantress. Wala siyang mana rito. Pero Slark and Pinipane, they will do a dish out that Radiant's damage to take down that fallen. Melee Rax on that bottom lane. They will take down the Rage Rax as well. So that fallen. Is a very big win situation on the side of Wings. Experience is now up to 30,000. Gold is 25,000 plus. And itong Complexity, I don't think makakabalik sila for a game sa game number 2. Kailangan ng ano ng mistake of epic proportion para dito para mabaliktad pa ng call tong laban natin na to. $7,000 on that Slark. Dami. Ano bibili nito Slark?
Slark. Bumili mo yung Sacred Relic. I'm going straight for Abyssal Blade dito tong Slark. Bouncing out. Here comes the Blade. Here comes the roar, the Hex. And we will just clean out. Clean and play with double kill. Here comes Death Ward. That will be a 3-hero down on the side of Complexity. And this is it. Blue buyback on those 3 heroes. And they might just march towards that mid lane to secure this game number 2. And for a game 3 dito sa lower bracket natin. Radiant middle tower. Radiant's middle barracks are under attack. Radiant's middle barracks is fallen. And Megas will be claimed. Radiant's top barracks. And Complexity, they will lose this Radiant's game number 2 sa kamay ng wings. And Abyssal Blade Dyer's up on the park here. The Assault's taking another. Radiant's middle tower. Mukhang wala nang mayayari dito. Ayaw pa mag-GG ng Complexity dito. Radiant's middle tower. Hindi ko alam kung bakit. Pero again, trip na. Kinukulong-kulong na lang sila rito. Ito sa back. Boom. Roar. Two dead again. Radiant's Ancient is under attack. Diyan, nagtatapos ang game number 2 natin dito. Hindi, nag-GG talaga yung Complexity, no? So I think magpo-post tayo for a quick break. For game number 3 muna tayo nitong best of 3 series natin. So babalik ako for game number 3.